Magkano per tub? Naglalaro siya sa 250, 300 hanggang 500 pesos per tub. Ilang grams yung isang tub? 100 grams. Wow. So lumalabas siya ng 5,000 per kilo. Wow. Yun na yun. Yeah. That's the magic word. 5,000 pesos per kilo. Oh, kapag sa tub. So yung first harvest mo, may 30,000 ka. Yeah. Okay. Yung 30,000 na yun, more or less, ay around 10 to 15 kilos. Diba? Yeah. First harvest. Ilang beses ka mag-harvest until matapos yung cropping cycle mo? Tanggal. Yung isang buwan, apat. Oh, ah, isang buwan, apat. Ilang buwan siya mabubuhay? Hanggang apat din. O di, 4 times 4? 12. Times 30,000? 16. 16 weeks, 16 harvest times 30,000. 16 times 30,000. Oh no, that's 480,000. Okay. So 480,000. Almost half a million sa 1,500 square meter. Parang patambling na kasi nabisto. Dito. Times kung 1 hectare, is it feasible to plant 1 hectare? Basta may market ka. As long as may market ka. As long as may okay. Market ka. Kung 1 hectare siya, 3 million. Pag isang hektarya niya. 3 million pag isang hektarya. Eh depende si kasi kapag ganun nakalaki. Mahihirapan ka na magkuhan ng per tub. Mahihirapan ka na mag per tub. Marami nang kuhan eh. Bago mo maubos 'yun, dapat per bulk order ka. Bulk order ka na. Per okay. 10 kilos ganun. Uh-huh. So more or less 'yan. So the more na mas marami kang ipoproduce, ang tendency niya mas mura mo siya ibebenta. Yeah. Mas mura. 'Yan. But still not bad yung ano natin. Yung computation yes, natin. Hindi natin pinag-usapan yung reject kanina. Ako, sir. Na pwede mong i-process. Okay. Okay. Ano mga pwede mong gawin dito? Yan, pwede yung gawing hot sauce din. Kasi hot sauce. Tsaka chili garlic oil. Chili garlic oil. Sinamak. Sinamak. Yan, pwede yan. Chili spice vinegar. Oo. Tsaka powder. And powder. Yun ay in the event na hindi mo mabibenta ito na pinag-uusapan natin kanina, pwede mo rin naman i-process. Yes, pwede. Okay. So, mas malaki yung potential dito sa ipoprocess mo. Kasi once na pre-process mo na yan, hindi na yan masisira basta-basta. Matagal na. Matagal na siya. So, hindi ka na ngayon nagmamadali na ibenta mo bukas. Yes, tama. Oh, kasi na-process mo na siya. Na. So, pwede ka nang magpresyo doon sa presyong gusto mo. Mm-mm. Basta competitive doon sa market. Ayan. So hindi ka na nape-pressure. Yeah. Ayun. Unlike dito sa fresh, talagang mabubulok. Mas malaki siguro yung figure na sinasabi natin dito kanina. Mm-mm. Baka mag-double pa, mag-double pa talaga dito sa process. Mm-mm. Double okay. O triple pa da. Oo. So yung 3 million ba yung sinasabi natin kanina? 4 million? 3 million. 3 million. O di ba ka mato 5 million to 6 million? Process siya. Haji, sabi mo nga, isang ano pa, racket mo, pwede mo itong ibenta na seeds. Yeah, seeds. Okay. Pag seeds siya, magkano? Sa 30 pieces, pwede ko siyang ibenta ng 150 to 200 pesos. Mas malaki lalo yun. Oh, ang laman ng isang ganito, maabot siya ng 40 to 70 seeds per pot. Oh, so ito, magkano lumalabas to ang halaga nito? Oh, di 200. 200 pesos ito. Kung i-decide mo siya. Pag i-decide mo siya at ibibenta mo siya ng planting seeds for planting tama? Purposes. Ang isang ito ay worth 200 pesos. So ilang ganito para makakompleto ko ng isang kilo? 80. So 80. Depende sa laki. Okay, so 80.
16,000. Okay. Per kilo, 16,000. Pag ibebenta mo siya na seeds. Ta seedling. Seedling? Yeah. Per piece na yan, magkano? Per piece na yun, 100 to 150. Per seedling? Per seedling. So, ilang seedling ang magagawa mo nito? Oh, 50 seedling. 50 seedlings. 50 times 150. 2,500 ang isang ganito. Kung mabubuhay mo lahat. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ito na po yung ano, mga na-harvest ngayon. At gaya ng nasabi ni Haji, ito yung first harvest ng second project. Yes, sir. Oo. May nagkaroon kayo ng first project. Ito second project. Kasi somehow baguhan din kayo dun sa sa production ng Carolina Reaper. So parang in, parang ano rin siya, somehow study rin po talaga. Observe kayo. Yes, sir. Okay. Doon sa first project ninyo, ano ang resulta? Konti yung yield namin, tapos na peste yung iba. Nagkaroon ng fruit fly. Mga mites, mga hindi ko pa kilalang pests and diseases nung araw na yun. Ayun, doon kami na challenge kung paano siya pagandahin. Okay. So yung first project mo to the second project ngayon, ano yung interval nun? Nag-start kami noon July last year. Mm-hmm. Tapos end noon mga September. September. Ilang months ba ang life cycle ng isang plant? Siguro, depende siguro sa synthetic or organic yung ginamit mo. Kapag organic, tumatagal siya ng 1 year to 1.5 years. Pero sa synthetic, mga siguro 6 to 8 months. Oh, wala na siya? Wala na. Maliit na yung yield mo, yung bunga niya. Okay. Kaya kayo nag-project to improve? Yep, to improve. Okay. Okay. Ano ang so far? Ito yung first harvest ng project 2. Ano ang na-observe mo na difference ng project 2 doon sa project 1? Mas marami siya ngayong bunga. Mm-mm. At mas malalaki. At malalaki. Apo. Okay. Ano ba ang intervention na ginawa mo doon sa from project 1 to project 2? Ano yung in-improve mo? In-improve ko siguro yung sa land preparation. Mm-hmm. Kasi nung huling project namin, konti lang yung nailagay namin na pataba sa yung pabaon na sinasabi nila. Yung basal. Yung basal. Mm-hmm. Yung broadcasting. So, tanong ako sa mga expert, mga naunang nagtatanim ng mga gulay, sili. Kaya meron naman isang nag-share sa akin na doktor, na ganito yung gawin mo. Lagyan mo ng chicken manure, then i-cultivate mo mga ipan ng 3 months ganun, hayaan, tapos cultivate again ulit. Then yung timpla sa transplanting na before lagyan ng seedling, yun na senior niya na yung mga technical na. Okay, so more or less gaano katagal yung land prep mo this time? Siguro mga 1 buwan po. Ka nag-land prep? Opo, 1 buwan. Kasi yung nabili naming tae ng manok, medyo dry naman na. Ah, okay. Balik, yung iba, kinocompost pa nila yun hanggang 4 to 6 months bago tamnan. Okay, bukod dun sa dried chicken manure, ano pang ginamit mo for basal? Naglagay ako ng vermicast. Okay. Pinaghalo mo siya? Hindi po. Inihalo ko siya sa mga synthetic fertilizer. Yung vermicast? Yes, sir. Sige, okay. Mga 10 sacks. Anong sacks. Synthetic mo? Mga triple 14, calcium nitrate, tsaka high phosphorus. Lahat yan sa basal? Apo. Ilagay ko sa basal lahat para
pagdating ng weekly kuan, weekly feeding, konti na lang. So nag-mix mo yung inorganic tsaka synthetic. At organic for your basal. Yes, sir. Okay. Anong ratio nun? Basta sa isang yung ratio per sako po. Mm-mm. Sa area namin. Tinimpla namin sa mga 2.5 square meter eh. Mm. So one sack nung triple 14, mm-mm, one sack nung calcium nitrate, mm-mm, 10 sacks ng vermicast. And chicken manure? Yung chicken manure, separate yun. Separate yun. Before dapat yun. Bago ka mag-prepare ng bed. So, hinalo mo siya during cultivation? During cultivation yun. Okay. Yung chicken manure. Okay. So, naglagay ka ng chicken manure, nag-cultivate ka, nahalo siya, mm-hmm, then nagawa ka ng bed. Nung nagawa ka ng bed, ito na yung combination, yung combination ng triple 14. Vermicast, triple 14, yeah, calcium nitrate. Yes. Okay. Tsaka yung phosphorus. Plus phosphorus. So, ang ratio niya ay 1:1:2 10 ng vermicast. Is to 10. Tapos 1 sack ng phosphorus. Phosphorus. 1:1:1:10. Yep. Mas marami yung organic. Organic. Okay. Iyon yung ano mo. And then, yun yung binasal mo. Apo. Okay. Meaning, pag sinabi mong basal, pag gumawa siya ng butas, natatamnan, yun yung ilalagay mo doon sa loob. Apo. Bago yung... Bago mo ilalagay yung seedling. Pero, ilalagay mo muna yung basal. Mm. Tapos saka mo tatakpan ng... Hintay mo muna ng umulan. Kung walang ulan, patubigan mo. Mm. Saka mo siya tatakpan ng mulching. Oh, so, ibig mo sabihin, yung paglagay mo ng basal, gano'n, diretsyong gano'n? Diretso. Lalagay mo na gano'n. Then, sa imaginary line kung saan ka maglalagay ng plant. Yes, sir. And then, saka hinayaan mo doon for how many days? 1 week. 1 week? Mm-hmm. Diniligan mo? Diniligan. Kung walang ulan, diniligan mo. How many times ka magdidilig? Isa lang, sir. Patubigan mo lang yung area na yun. Okay. Gaano kadami tubig? Pag, ano po, basang-basa na po siya. Basang-basa siya? Dapat okay. Basang-basa. And then, i-let, i-dry mo siya doon? Hmm. Gaano katagal? 1 week po. 1 week. Mm. And then, mulch? Ay, hindi, sir. Pag nabasa na siya, kinabukasan, or 2 days, lalagyan na ng mulch. Mulch na. Apo. And then, hahayaan mo siya for how many days? For a week. A week. And then, ready for transplanting. Yes, sir. Okay. So, yun po yan. May difference ba ng land prep kumpara doon sa ibang sili? Like, picante, or siling panigang, or yung siling Taiwan, yung pangsawsawan, di ba? Mm. Yun yung normal na sili na nakikita natin. May difference ba siya in terms of land preparation? Almost the same naman po, sir. Kasi kinuha ko lang din yung idea na yun sa yun ang tinatanim niya, mga pangsigang. Uh-huh. Tsaka talong, yun lang yun din ang practice niya. So, the typical vegetables. Yes, typical land prefer typical vegetables. Yes, sir. Yan lang yung ginamit mo. Apo. Alright. Ano ang criteria sa pagpili ng lugar kung saan ka magtatanim ng Carolina Reaper? Siguro yung soil. Mm. Kasi yung sinasabi sa akin ng mga expert, pa-soil analysis mo muna. Mm-mm. Para makatipid ka sa abono. Mm. Nasa analysis. Kasi kami more on experimental. Like, kaya wala na kaming time for... Hindi ka na nag-soil analysis? Hindi na. Okay. Ayun. Pero sa iba, if pinapa-soil analysis na, tsaka check nila yung soil, kung alluvial soil, yung hindi siya masyadong buhaghag. Hindi masyadong buhaghag. Pero nag-hold siya ng water. Nag-hold dapat siya ng water. Kung minsan gusto rin niya nung sandy loam soil. Yun. Mm-mm. Yan ang gustong-gusto niya, yung mga tinatamnan ng mais. Mais. Yan. Yung tinatamnan ng palay? Hindi po siya, kasi masyadong malagkit. Masyadong malagkit naman yan. Mm. Okay. Alright. Bukod dun sa lupa? Sa elevation din po. Mm. Anong elevation ang hinahanap nito? Gusto niya sa malamig din. Actually, sa may Baguio, mayroong farmer dyan. Okay. Tsaka sa mga Cotabato yan, mm-hmm, matataas na elevation. Mm-hmm. Mas gusto niya yun. Dahil yung humidity mataas. Mm-hmm. Hindi siya ganito kainit. Okay. Mas madami siyang magsanga, mas mataas yung puno niya, mas maraming magbiburn ng fruits, mas maraming sanga siya. Mm-hmm. Ayan. Tapos, sa lowland, kaya naman sa lowland, basta yung, ang hanapin mo yung water system.
kasi yan ang number one na kailangan niya. Mm-mm. Kailangan weekly na papatubigan. Weekly? Mm-mm. Once a week? Once a week. Depende sa halaman kung nakikita mo na siyang na na-stress na. Okay. So, elevation, the soil, elevation, anong klaseng climate? Maulan, dry? Sa sili, sir, mas gusto niya nung ganitong season, dry, pag harvesting. Pero kapag vegetative, mas gusto niya... Maulan. Matubig. Hindi naman matubig. Kasi mamamatay pa rin seedling mo dun kapag laging matubig yung... Yung malamig lang. Malamig. Like November, December yan. Uh-oh. Malamig yung climate. Yung climate. Maganda sa seedling na mabilis lumaki. Mm-mm. Kaya pagdating ng summer, fruiting tsaka ayun, flowering to fruiting. Dapat ay, dry na. Mm-mm. Dry season siya. Kaya para mas maanghang yung sili mo. Yung sili. Yeah. Okay. Terrain. Gusto ba niya flat? Gusto ba niya medyo hilly? Hindi naman po sir. Kung okay yung lupa. Kahit saan. Kahit saan. Pwede. Kahit saan. Alright. So, okay na. Yun yung mga considerations for land, site selection. Yes, sir. Okay. And, na-discuss na natin paano mag-land prep. Aha po. Okay. Paano magpatubo? Sa seeds. Mm. Mas maganda kung from pods. Okay. Kasi, mas mabilis mag-germinate yung seeds. Okay. The compared din sa na-process na yung dinadry namin sa mga 3 days tapos. So dapat ganito, let's say for example, itong bagong harvest na to, ito yung ideal. Yes, yan yung ideal. Maganda yung malaki at makulubot. Makulubot. Oh, yeah. Yun yung mga katangian ng reaper kasi. Oo. Yung yeah. Makulubot. Tapos may tail. May tail. Ito yung tail. Yan, ito. May tail siya. Okay, makulubot. Basta malaki. And newly harvested. Kahit okay. Hindi naman newly harvested, kahit mga 10 days harvested na siya, pwede pa rin naman medyo, yung... Medyo mag-dry konti. Yung seeds. So, mature. Kailangan ripe na ripe siya. Oh, ripe. Para mas mature na mature yung seed, mas mabilis siyang mag-germinate. Okay. And then, saan ka kukuha ng ibibinhi mo? Anong klaseng halaman? Anong characteristic dapat ng plant na yon? Dapat ma-healthy yung plant. Okay, number paano one. Masasabing healthy yung plant? Walang sakit, hindi dinaanan ng sakit yung plant habang lumalaki. Mm-hmm. Tapos maganda yung bunga. Ganda yung bunga. Yun ang magandang susunod na pang planting season. Okay. So ito, kahit kailan, ito, from your harvest, pipili ka ng maganda, doon ka kukuha ng next na ipupunla mo. Yes, sir. Kasi up wala to pang... when pwedeng gamitin yung ganun? Kapag quality pa rin po yung nilalabas nung plant at hindi naman natamaan nung mga pests and diseases, okay pa rin. Okay pa rin. As long as hindi tinatamaan ng pests and diseases. Okay. Ngayon, dito po sa harapan natin, may dalawa. Isang may maliliit na bunga, isang malalaki. Explain mo, Haji, bakit ito malalaki, ito maliliit? Ito kasi yung galing sa open field, malalaki dahil mas yung mas maliit yung plant niya, mas konti yung sanga, so napunta yung nutrients lahat sa bunga. Sa bunga. Ayun. Unlike dun sa naka-greenhouse, mas madaming sanga, mas bushy siya. Siguro dahil dun sa konti lang yung sinag din ng araw, tsaka spacing ng distance ng plant, kaya lumiit. Lumiit. Kumunti yung pakain namin sa kanya. But in terms of fertilizer na linagay mo for your land prep at saka yung management mo, parehas lang ba yung nutrients na binigay mo? Apo, parehas. Okay. So, nagkaroon ng ang intervention is ito naka-greenhouse, ito hindi naka-greenhouse. So, yung hindi naka-greenhouse, hindi masyadong lumaki yung plant, pero mabunga ng malalaki. Itong nanggaling sa greenhouse, sobrang bushy yung plant. Yung plant. Pero konti at maliliit yung bunga. Kumalat yung nutrients sa sanga. Sa sanga. Opo. Okay. So, bakit mo naggawa ka ng dalawang klaseng taniman? Bakit merong naka-greenhouse, but merong direct open field? Para makita namin yung yield kung saan mas malaki. Tsaka for yung sa greenhouse kasi, yun yung for seeds purposes po talaga dapat. Dapat. Oo. Kaso nga lang, sabi mo dapat kukuha ka ng
bunga na malalaki at doon ka kukuha ng gagawin mong binhe. Apo. So parang itong linagay mo sa greenhouse, hindi po, fail na to. Fail na yan. Fail na siya. Kasi supposedly, kaya po linagay ni Haji doon sa greenhouse kasi gusto niya hindi makontaminate yung halaman ng ibang mga varieties. Variety. Baka magkaroon ng cross-pollination sa ibang variety kaya linagay niya sa greenhouse. Apparently, hindi lumaki yung bunga. Bunga. Kagaya nito mga nanggaling sa open field na diretso. So, ibig sabihin, ang kukunin mo ngayon, itatanim for the next cropping cycle. Sa ibang grower na. Sa ibang... Kukuha ulit sa ibang grower na okay yung halaman nila. Oo. So, hindi may, na yan. Hindi na yan. Ito, posible ito, dito. Posible. Sa open field lang. Sa open field. Hindi na namin to ilalagay sa isolation. Okay. Kasi na tanim na sa labas. Oo. Okay. Or for product making na lang tong mga to. Mm-mm. Kaya ho, may tinatawag sa Gina Project 1, Project 2, kasi yung ano yung experience nila dun sa Project 1 na mga learnings ina-apply nila dun sa Project 2. Mm-hmm. Kaya probably mas malalaki yung bunga niya ngayon compared nung dati. Una. Kailan yung Project 3 mo? Siguro this coming August or September, October. Okay. Ano ka na ba? Meron ka ng concrete na finding for Project 2 or maghihintay ka pa? Maghihintay pa ako kasi first one pa lang po kasi siya. First harvest pa lang siya. Hindi mo pa masabi? Hindi pa. Okay, so any learning from Project 2, yun ang i-apply niyo for Project 3? Dadagdagan na lang yung siguro namin ng mga kung may bagong input. Kaya ganun po yung ginagawa nila, Haji, kasi first time nilang magtanim nito at wala silang reference wala. Kasi wala ring halos nagtatanim pa ng Carolina Reaper dito sa Pilipinas. Kung meron man, nagbasa lang talaga ako sa comment section ng mga Facebook. Oo. Wow, doon ka nag-aral. Doon talaga nag-aral. Na-inspire ako sa isang kababayan ko kasi na siya ang hari sa pagtatanim nito. Sino siya? Si Sir Manuel Cabrera, taga Ilagan. Isabela? Apo, Isabela. So, ang farm niya nasa Isabela? Yes, sir. Mas mainit doon sa lugar na yun. Mas maganda ang na-produce niya? Mas malalaki rin ganito. Ah, okay. So, dalawang variety po ito, nakikita nyo, may yellow at saka may red. Okay, anong difference ng yellow and red? Sa red, mas mataas yung heat scoville unit niya, yung anghang, kumpara sa yellow. Mas mababa. And then, sa yellow naman, mas mabango siya yung aroma nung silip. So, pag nagawa ka ngayon ng produkto mo, pwede mo itong i-experiment, i-combine para makita mo yung may aroma na maanghang. Yes, sir. Possible yan. Possible. Okay. So, balik tayo doon sa cultural management. Mm-hmm. Okay. Nandun na tayo kanina doon sa nagpili ka ng seeds na ipupunla mo. Yes, ano pa ang management mo doon sa nursery? Sa nursery naman, kailangan meron kang nursery system, yung mga UV film or shaded net. Shaded net, UV film. Hindi pag-umulan, hindi magtutumbahan yung mga seedling. Okay. Tapos, dapat control mo siya ng mga pests and diseases. Okay. Ano ang pests and diseases doon sa nursery? Sa nursery, common yung mga mites. Yan, tsaka trips. Then yung white flies. Sa punggus. White flies, ito ba yung puti na nasa ilalim ng dahon? Nasa ilalim ng dahon. Okay. Kasi malalaglag yun kapag di mo na agahan. Okay. Paano mo ngayon yun, minamanage? Weekly, naglalagay ako ng, ini-sprayan ko sila ng mga pang-control sa ganong peste. Dapat like? Alam mo, like mga, yung pangalan ba sa yung like ng AgriGuard, yan, AgriMec, yan ang ginagamit. Chemicals to? Yes, chemicals po. Walang organic nito? May organic, kaya lang gagawin mo pa siya, i-peppermint mo pa. Mm-mm. Kailangan ahead of time, nakagawa ka na. Naka-prepare ka? Oo. Like OHN. OHN, pwede yan. Kung yun ang gusto mo. Neem oil. Meron naman sa market mga neem oil, kaya lang mas mahal compared sa synthetic. Mm-mm. Mas mahal siya. Yeah. Okay. Ano pa ang management sa nursery? Weekly din, magpapakain ka ng mga seedling. Papakain mo sila ng calcium nitrate.
Tsaka nung 1620. Anong age ng halaman by that time? Siguro mga basta meron na siya. Ako kasi sa leaves ako nagbe-base kung papakainin ko na siya. Kasi sa ginawa kong soil mix, kaya niya pang i-sustain yun, may food pa dun yung halaman. Pag yung medyo mabagal na siyang lumaki, dun ko na sinusuportahan para tipid din sa fertilizer. Depende din kung naghahabol ka talaga sa panahon. Okay. Kailangan mo, bata pa lang, lagyan mo na ng fertilizer. Okay. Ano ang soil mix mo? Ang soil mix ko is 30% na carbonized rice at saka 70% na vermicas. Yun lang? Apo. Okay. Tapos, pag pinakain mo siya, when will be the first time na lalagyan mo siya ng fertilizer? Kapag nagkaroon na siya ng true neurons. Kasi doon na yung kakain at kakain. Estimate ilang araw na yung halaman by that time? Mga siguro 15 days. 15 days? Yes. Okay. And then, ilang beses mo yan lalagyan ng fertilizer at maglalagay ng mga insecticides or fungicides before siya dumating sa doon transplant. Sa transplanting? Mga siguro one month and 2 weeks. For transplanting na siya? For transplanting. Sa depende sa resistant niya na sa araw. Mm-mm. Kasi meron yung matagal na nga pero hindi pa siya response sa araw. Pag nilipat mo, mamamatay siya. Okay. So, meron kang ano ba yung net mo dun sa nursery mo? Partially shaded? Ilang percent yung shade? 50% shaded. Okay. So, ilang days before mo i-transplant na i-expose mo siya? Yung tinatawag na hardening? Hardening. Yung mga 5 days. 5 days. Okay. So, from your nursery, tatanggalin mo yung shade? Apo. And then, 5 days doon, then saka siya i-transplant? Para subok na matibay na siya sa field. Okay. So, anything else na ginagamit doon sa nursery management? Siguro kailangan lang malinis yung nursery mo. When you say malinis, anong ibig sabihin? Walang mga dahon, walang damo sa paligid. Mm-mm. Ganun po. Mm-mm. Kailangan ma-avoid mo yung mga peste. Okay. Gaano ka kadalas magdilig? Magdilig? Tine-check ko rin po sa soil kung dry na talaga yung ibabaw niya. Okay. Paano malalaman na dry na dry na siya? Kapag yung plant is medyo lumalantan, doon na kukuluntoy. Doon na nagdidilig. Magdidilig ka. Anong oras ang dilig? Mas okay sa akin sa umaga. Bakit? Kasi dadaan pa sila ng tanghali eh. Mas makakuan doon, mas ma-absorb nila yung tubig. Unlike sa hapon, pag nagdilig ka sa hapon kasi, malamig naman sa gabi. Tsaka yung cost ng fungus. Fungus. Yeah. Wet na wet siya tapos dadaan yung gabi, doon nagkakaroon ng fungus. Ah, yes, sir. Matalas. Okay. At pag nagdilig ka ngayong umaga, kailan ang next na dilig mo? Siguro after 4 to 5 days. 4 to 5 days. Yes. Okay. Anything else na ginagawa sa management ng nursery before tayo pupunta pabalik doon sa farm, sa farming mismo? Siguro yung pruning. Pwede ka na rin mag-pruning doon pa lang. Anong ipuprune mo? Yung top. Para pagdating sa field, marami siyang sanga. Okay. Ilang true leaves ang kailangan mong makita sa isang seedling before ka mag-prune? Mga 6 to 8 leaves dapat. Meron siyang true leaves. 6 to 8 leaves na siya in 1.5 months? Ang laki. Ang laki po. Mabilis siyang lumaki. Iba yung kuwan niya sa ibang sili. Sa sili, ibang sili. Okay. Then, okay. Ideally, pag nag-transplant ka, dahil ginawa mo na yung pruning, ilan supposedly ang suwi niya before ka mag-transplant? 4. At least 4. Yung 4 na yun ang i-maintain mo? Apo, sir. Okay. Anong mangyayari kung mas marami sa 4 ang suwi? Mas marami siyang mailalabas na bunga. So, mas gusto mo na mas maraming suwi. Apo, mas hindi ka mag-ipuprun yung sobrang suwi.
Hindi na po. Pero minsan, kung gusto mong mas mabilis kang mag-harvest, huwag kang mag-prune. Kasi madedelay yung bunga niya kapag nag-prune ka. Okay. So ideally, naman, once ka lang mag-prune? Depende po. Kung kapag natapos na yung kanya, yung first stage, ay first wave ng bunga niya, pwede ka rin mag-prune para maglalabas ulit siya ng... Okay. Management na yan doon sa farm, sa field. Okay. Doon sa seedling isa lang. Once lang talaga. Okay, so balik na tayo doon sa field. Okay, na kailan ka, anong oras ang tamang pagtatransplant? Mas okay sa akin hapon. Hapon, bakit? Apo. Kasi mas malamig sa, malamig siya sa gabi na eh. Kapag kinabukasan, okay na siya. Parang established na yung roots niya din. So pag nag-transplant ka ba, magdidilig ka immediately? Apo, magdilig ka din po. Okay. Ano ang covering ng plant pag transplant mo? Wala, as is. As is po yun. Okay. Kasi na-hardening mo naman na. Na-hardening na siya. Yeah. Tama. Okay. So, gaano katagal na na-transplant yung Carolina Reaper before ka magkaroon ng intervention ulit? Let's say, paglalagay ng fertilizer or fungicide or insecticide. After 7 to 14 days. Days? Yes. First fertilization. First fertilization. Ano ang ilalagay mo doon sa first fertilization? Calcium nitrate po. Calcium nitrate na. Yeah. Okay. And then, ano pang management mo? Yung kwan, yung sa mga dahon niya, titignan mo kung may mga tama ng mites, yung mga nangungulot. Uh-huh. Ayun, yun ang imamanage mo. Pag may nakita kang ganun, anong gagawin mo? Isprayan mo agad ng mga insecticide para hindi kumalat. Anong insecticide? Yung pang mites po, tawag nito, yung Agrimet. Okay, anong manifestation ng mites? Paano mo malalaman ng mites pala yun? Nangungulot siya pa ilalim yung dahon, tas maliit. Anong itsura ng insekto na yun? Hindi mo siya makikita. Hindi mo siya makikita. So yun yung unang-unang makikita mo dun sa field. Mm. Okay. So, may application siya ng insecticide? Yes, sir. Insecticide saka yung pang fungicide mo na rin. Meron na rin fungicide. Mm-hmm. Ano ang inaagapan mo? Yung sa Cercospora, yung nagbabatik-batik, parang blight. Yung parang may bilog-bilog. Apo. Ano yung fungus yun? Fungus po yun. Yun ang iniiwasan. Pero hindi naman namin pinapaabot sa madaming ganun. Dapat pag meron ka ng isang nakita, pitasin mo na yun, tapon mo sa malayo, sunugin mo. Hugas ka ng kamay bago ka humawak ng ibang plant ulit. Para hindi kumalat. Oo. Ayun. Okay. So, fungicide yan. Apo. Okay. Ang cause ng fungicide pag laging basa? Pag laging basa, just pag umulan, tumalsik yung mga malalapit sa lupa lang naman yung nalalagyan. Paakyat yan. Kaya dapat nagpupruning ng yung mga nasa malapit sa lupa. Okay. Kailan ang unang pruning doon sa transplanted? Depende sa'yo, sir. Kung gusto mo talagang, depende sa yield mo, kung hindi ka naman nagmamadali. Oo. Pero sa mga 2 weeks, pwede ka na mag-prune. After transplanting? After transplanting. Yun na ba yung vegetative stage yung tinatawag? Apo, sir. Vegetative stage. Vegetative stage pa lang yun. Hanggang 4 weeks. So hanggang 1 month? Apo. Okay, pag 1 month na yung halaman, ano na makikita mong itsura ng halaman? Malaki na, mag-start na yun, mag-budding. Yung lumalabas. Pupunta ka na sa flowering? Flowering stage na. After a month? Yes, sir. Mga 1.5 months after transplant. Okay, ano na ang management mo by that time? Anong klaseng fertilizer? Nagbabago ba yung insecticide mo at fungicide mo? Po, sir. Sa fertilizer, magdadagdagan ko na yung calcium nitrate ng 3414. Yan para mas... Mag-mix ka na? Mag-mix na ako para dumami yung sanga niya lalo. Mababa yung stem. Ayun. Then, anong composition nun? Ilang percent? Anong 1:1? Yes, sir. 1:1 pa rin. Okay, 1:1. Tapos sa foliar, magpo-foliar ka na rin. May foliar ka na. Ng calcium para kumapit yung mga bulaklak. Okay. And then sa insecticide, maglalagay ka na ng trap
ng mga fruit fly. Uh-huh. Para pagdating ng fruiting stage, konti na lang yung buntis na fruit fly na tutusok sa mga okay. Paano maglagay ng trap ng fruit flies? Ang ginagamit ko yung ini-spray sa bottle. Sa bottle? Yung dumidikit? Yung dumidikit. Yan so, ang ginagamit mo. Tapos, 50 meters away from the crop. Plant. Para, pwede rin naman malapit kasi wala pa naman silang tutusokin. Okay. Gaano kadami yung ilalagay mo na trap doon sa perimeter siguro kahit 10, okay na. Mas marami, mas marami. Ilang square meter na taniman yung 10 na yan? Yan yung 1.5 po. 1.5? Paikot. 1,500 square meters, at least mga 10 na traps ang ilalagay mo. Yes, sir. Okay. Paikot. Paikot. Sa labas lahat? Apo, sa labas. Okay. Kailan darating yung sinasabi mo na pruning? Anong age ng plant yan? Yung pruning, sa kwan na yun. Nakabunga na? No, after na ng... After pa ng unang bunga? Unang bunga. Ah, okay. So, depende kung mababa or mataas pa siya. Kasi saka ka lang naman magpupruning kapag sobrang taas na nung plant. Ganun. Ah, okay. Hindi mo na siya So, hindi immediately? Hindi naman immediately. Okay, so... Titignan mo pa rin nakita yung... Nakita mo na nagkakaroon na ng bud, and then pupunta na siya sa flowering. To fruiting. To fruiting. Okay. Ilang weeks na siya by the time nalalabas yung bulaklak? Siguro mga 7 weeks. 7 weeks after na. Transplant na. After transplanting. Tapos kailan, anong weeks pag nakita mo lumalabas na yung buds? Mga yung nagbubuo na yung bunga, yung mga 10. 10. 10. Okay. By that time, iba na naman ang ano? Iba na yung fertilizer mo. Fertilizer mo? Anong fertilizer mo na by that time? Dapat mas mataas na yung potassium. Para potassium. Mabilis lumaki yung... Potassium na lang? Wala na yung... Meron pa rin namang alternate nung calcium nitrate at saka nung triple 14. Meron pa rin? Meron pa rin. Pero mas marami na yung potassium. Okay. Para mas kumapit din yung bunga at saka yung mga bulaklak na pasunod. Okay. Tapos, tinakalabas na yung bunga. Mm-hmm. Okay. Nagbago rin ang insecticide mo dyan? Yes, sir. Babago ka na ulit ng insecticide. Ano na? More on kwan pa din. Against fruit fly pa din. Tsaka titignan mo rin yung kung meron pa rin mites. Kasi bumabalik-balik din bumabalik-balik. Naman yun. So far, lahat ng pinag-uusapan natin na to na management ay kaparehas pa rin ng ibang gulay. Yes. Parehas. Pa rin. May mites din naman yung ibang gulay. Meron ding trip. Okay. So more or less, kung sanay ka magtanim ng gulay o sanay ka magtanim ng sili, most likely, kakayanin mo magtanim ng karagay na reaper. Okay. Namunga na siya. Mm-hmm. Gaano mo ilang weeks yan, yung pagbubunga na yan, bago ka dumating doon sa harvesting? Kapag yung abot niya na yung stage na yung laki niya, siguro abot din ng 3 to 4 weeks bago ulit siya maghinog. Ganun siya katagal. Ah, okay. Sa first wave ng bunga. Okay. 3 to 4 weeks, by the time na naging bud, 3 to 4 weeks for harvesting ka na. Okay. Bago ka mag-harvest, ano na naman ang management mo? Bago mag-harvest, at ikukan mo na, i-minimize mo na yung pag-insecticide mo. Tsaka yung sa, may gap na tinatawag kasi para hindi madaming gamot na papasa mo sa mga customer mo. Okay. Mababa na yung level ng gamot na nilagay mo. Magbabago ka ng gamot? Hindi. Babawasan mo na yung application. Sige, mga 7 days to 14 days dapat. Before, wala ka nang ilagay. Wala ka nang ilalagay. Paano kung bigla ka atakihin ka ng peste? Doon ka titingin, sir. Kung, kasi araw-araw ka dapat nandyan. Makikita mo naman. Babantay mo talaga. So, kailangan ma-prevent mo na mangyari yan. Oo, ma-prevent mo talaga. Kasi hindi ka pwedeng maglagay, mag-spray. Okay, mag-harvest na tayo. Mm-hmm. Ito na yun. Yes. First harvest. Yeah. Okay. Pag naka-harvest ka, anong next na management mo? Sorting na po. So sort tayo. Kaya sort na tayo kung ihiwalay natin yung maliliit sa malalaki, tsaka okay, yung may tama ng mga peste na fruit fly tsaka sun scald. Yeah. Okay. So itong nakikita nyo dito na nanggaling doon sa nursery, definitely to, hindi na to pang benta na fresh. Hindi na.
ang gagawin natin yung mga dito. Ganito, yeah, ito po, pwede pa to. Pero yung mga ganito na kaliliit. Wala na yan. Okay. Ang anong gagawin natin doon sa mga reject na yan? Pa-powder ko na lang. Yan ang ipa-powder. Yeah. Okay. So dito, paano tayo mag-sort nito? Ito, yung mga malalaki tulad nito, yan, i-sort natin siya sa ito, okay, ito. Maliliit na to. Yan, tulad yan. Yung maliliit, ano yung classification mo? Class A, class B, class C? Kasi ito ilalagay ko to sa mga per kilo. Per kilo to? Ito naman, ilalagay ko sa per tub yung mga 100 grams. Per tub? Yes. Ah, so yung per tub, per 100 grams? Per 100 grams yan. Oo. Yung maliliit, per kilo? Ah, per kilo na okay. Yun. Pero may kasama din siyang malalaki, haluin ko. Mas marami pa rin yung malalaki. Okay. Ilang classification mo? Dalawa lang? Apo, dalawa lang po. Okay, yung tub, per kilo, and reject. And reject. Reject, ipaprocess mo. Ipaprocess na. Okay. Dito tayo sa tub. Hmm. Magkano per tub? Naglalaro siya sa 250, 300, hanggang 500 pesos. Pesos. Per tub. Ilang grams yung isang tub? 100 grams. Wow. So, lumalabas siya ng 5,000 per kilo. Wow. Yun na yun. Yeah. That's the magic word. 5,000 pesos per kilo. Oh, kapag sa tub. Pag sa tub. Mm-hmm. Okay. Doon tayo sa per kilo. Magkano yung per kilo yon? Yung class B. Class B. Ganito yan. Ito. Yeah, ito. Class B. Okay. Magkano to per kilo? Galaro siya sa 1,000 to 1,200. 1,000 to 1,200. Sino ang buyer ng tub? Sino ang buyer ng class B? Ang bayar ng class B ay yung tub. Ayan yung mga curious na gusto nang makatikim ng pinakamaanghang sa buong mundo. Yun. Tsaka yung mga gusto magtanim din. Sa mga bahay-bahay nila or sa farm, pwede rin. Oo. Sila yung bibili na to. Sila yung bibili niya. Okay. Ito? Ayan, yung mga hot sauce maker. Ito na yung magpa-process. Ayan yung magpa-process. Sila yung magpa-process. Okay. Ilan yung score meter yung tinamnan natin? 1,500? 1,500. Okay. Doon sa 1,500, yung first harvest, ilang kilo ang makukuha natin? Hindi pa pala namin. Ano. Hindi na. Ito yun, ha? Kasi madami pa doon. Okay. Mainit kasi. So yung 1,500, ongoing pa yung harvest. Harvest. But so far, ito yung unang nakuha nila. Gaano kadami yung hindi pa natin nakukuha at this point? Siguro mga kwan pa yun. 10 baldi pa. 10 balde. So, kapiraso lang to. Kapiraso lang po. Eh. Kapiraso lang to. Okay. Estimate. More or less, nakita mo na. More or less, ilang kilo ang lalabas yan? Sa ngayong first. Yung ngayon. Yung first harvest natin. Siguro 10 to 15 kilos. 10 to 15 kilos. Ilan doon ang pang-tub? Ilan doon? Ayun. Isusort pa natin. Isusort pa. But mag-base tayo dito. Kumbaga sampling lang to. Dito sa nakikita natin, mag-estimate tayo, ilang kilo ang pang-tub, ilang kilo ang pang-per kilo? 50-50%? Or mas maraming per kilo? Mas maraming malalaki. 60-40? Yes. Pagpalagyan na natin for purposes of computation, 50-50 na lang. Yes, sige. Okay. So, sabi mo, 10 to 15 kilos ang ma-harvest natin ngayon? Yep. Anong gusto mong basis ng computation natin? Yung 10 or yung 15? Yung 15. Okay. So 15, 50-50, so 7.5 kilos na pang tub, di ba? 7.5 kilos na pang per kilo. Sabihin mo na lang 7 kilos, magkano yung 1,500? Apo. Times 7. Ay, 1,200. 1,200 times 7. Ilan yun? So may taga-compute tayo. 8,400. 6,400. Ay, yung pang-tub? 7 kilos times 100 grams lang kama, di ba? Yes. Di, ano? So, 100 grams, 7 pero ng 10. Times 100, 10? Times 10. Di ba? Apo. So, ilan yan? 70? Yes, sir. 70 times? Magkano per tub? 300. 70? 300 lang per tub? 300 pesos. 70 times 300? 21,000. So 21,000, i-add natin yung nauna na... 29,400.
Okay. First harvest doon sa 1,500 square meter is equivalent to 29,000. Mm-hmm. 29,500. Oh, sige. Portion pa lang 'yon. No sir, na-complete na natin lahat 'yan. For the 1,500. 30,000 na lang natin. Para man ano kasi kanina nag-conservative naman tayo. So yung first harvest mo may 30,000 ka. Yeah. Okay. Yung 30,000 na yun, more or less ay around 10 to 15 kilos. 'Di ba? Yeah. First harvest. Ilang beses ka mag-harvest until matapos yung cropping cycle mo? Tagal mo. Yung isang buwan apat. Isang buwan apat. Ilang buwan siya mabubuhay? Masik. Apat din. O di 4 times 4? 12. Times 30,000 actually. 16 weeks, 16 harvest times 30,000. 16 times 30,000. Oh no, that's 480,000. Okay, so 480,000. Almost half a million sa 1,500 square meter. Parang patambling na kasi nabis po. Times kung 1 hectare, is it feasible to plant 1 hectare? Basta may market ka. As long as may market ka. Okay. Kung 1 hectare siya is 10,000 divided by 1,500. Times 6 na lang. So 500 times 6. So 500 times 6. 3 million. Pag isang hektarya. 3 million pag isang hektarya. Eh depende si kasi kapag ganun nakalaki, may hirapan ka na magkuha ng per tub. Mahirapan ka na mag-pertang. Marami ng kwan eh. Okay. Bago mo maubos yun, dapat per bulk order ka na. Bulk order ka na. Per okay. 10 kilos, gano'n. So, more or less, yan. So, the more na mas marami kang ipoproduce, ang tendency niya, mas mura mo siya ibibenta. Yeah. Mas mura. Yan. But, still, not bad, yung ano natin, yung computation natin. Okay. But again, bottom line, yung lahat ng pinagko-compete natin dito, baliwala kung hindi ka maghahanap ng market. Okay. Kasi baka marinig na naman, magtanim tayo. Tapos sasabihin na, sino ang bumibili? Ayun. After nila magtanim, sino ang bibili? Nagmamakaawa, sino ang bibili? Yeah. Kasi ho, hindi ho ganun. Hindi ganun kadalo. Pag magtatanim ka, in any crop, dapat maghanap ka ng sarili mong market. Yes, tama. Okay. So, yun yung economics. Yep. Okay. Hindi natin pinag-usapan yung reject kanina. Ako, sir. Na pwede mong i-process. Okay. Okay. Ano mga pwede mong gawin dito? Yeah, pwede yung gawing hot sauce din. Kasi hot sauce. Tsaka chili garlic oil. Chili garlic oil. Sinamak. Sinamak. Yeah, pwede yan. Chili spice vinegar. Oo. Tsaka powder. And powder. Yun ay in the event na hindi mo mabibenta ito na pinag-usapan natin kanina, pwede mo rin naman i-process. Yes, pwede. Okay. So, mas malaki yung potential dito sa ipoprocess mo. Kasi once na pre-process mo na yan, hindi na yan masisira basta-basta. Matagal na. Matagal na siya. So, hindi ka na ngayon nagmamadali na ibenta mo bukas. Yes, tama. Kasi na-process mo na siya. Na. So, pwede ka nang magpresyo dun sa presyong gusto mo. Mm-mm. Basta competitive dun sa market. Ayan. So, hindi ka na nape-pressure. Yeah. Ayun. Unlike dito sa presyo, talagang mabubulok. Mas malaki siguro yung figure na sinasabi natin dito kanina. Mm-mm. Baka mag-double pa, mag-triple pa talaga dito sa process. Mm-mm. Double okay. Or triple pa dapat. Oo. So yung 3 million ba yung sinasabi natin kanina? 4 million? 3 million. 3 million. O di ba kama to 5 million to 6 million?
Process siya. But again, laking trabaho yun. Malaki. Malaking trabaho. Tsaka ang daming kakaining oras. Ang daming kakaining oras. Kasi kung mag-peppermint ka, abutin ng 5 months to a year. Mm-hmm. Haji, sabi mo nga, isang ano pa, racket mo, pwede mo itong ibenta na seeds. Yeah, seeds. Okay. Pag seeds siya, magkano? Sa 30 pieces, pwede ko siyang ibenta ng 150 to 200 pesos. Mas malaki lalo yun. Ang laman ng isang ganito, maabot siya ng 40 to 70 seeds per pot. So ito, magkano lumalabas to ang halaga nito? Di 200. 200 pesos ito. Kung i-decide mo siya. Pag i-decide mo siya at ibebenta mo siya ng planting seeds for planting, tama? Ang isang ito ay worth 200 pesos. So ilang ganito para makakompleto ko ng isang kilo? 80. So 80. Depende sa laki. Okay, so 80. So 80 times magkano yan? So magkano lumalabas? 80 times 200. Oo. So wait lang. Computer. 16,000. Okay. Per kilo, 16,000. Pag ibebenta mo siya na seeds. Again, maghahanap ka ng bibili ng seeds. Mm-hmm. Okay. Hindi ganun yan. Hindi okay. Ganun. Okay. Ano pa? Ta seedling. Seedling? Yeah. Per piece na yan? Magkano? Per piece na yun. 100 to 150. Per seedling? Per seedling. So, ilang seedling ang magagawa mo nito? Oh, 50 seedling. 50 seedlings. 50 times 150. 2,500 ang isang ganito. Kung mabubuhay mo lahat. At naging seedling siya lahat. At kung may ibibenta mo yung lahat. Seedlings. Yeah. Lagi. Okay. What else? Sipag lang dalay. One time, may nakilala ko yung malakas na magtanim nito dito sa Pilipinas. Mm-mm. Nakita ko siya sa isang magazine ng agricultural magazine. Ah, okay. Article. Tapos pinuntahan mo? Di naman, binasa ko yung kwento niya tapos tinignan ko sa Facebook yung account niya. O, kababayan ko pala 'to. Doon ako na engganyo lalo. Okay. Ito yung pinakamaanghang na sili sa buong mundo tapos kaya pala natin siyang i-grow. I-cultivate dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Tsaka doon pa sa norte, ang pinakamainit na lugar. Mm-hmm. Kaya pala. Kaya yun. Tsaka marami na rin nahuhumaling. Mataas yung demand. Mm-hmm. Kaya ito yung napili kong okay. Sabi mo mataas ang demand. Mm-hmm. Okay. Kasi maraming magsasabi, magtatanim ako dyan kasi may market, mataas ang demand. Oo. Nababalitaan natin mataas ang demand. Mm-hmm. Pero yung demand na yon at saka yung market na yon, kini-create mo yon. Po sir. Paano ka nagkaroon ng market? Nung nagsisidling ako, habang tumatagal sa group, nakikilala ko yung iba't ibang grower, iba't ibang gumagawa ng hot sauce maker, tsaka yung mga gustong mag-aral ng chili oil garlic na ito, mga baguhan na gustong itry. Nakikita ko sila sa online. Doon ko nakuha. Nakilala mo sila? True kwan digital, online, sa online lang. Pero bawal pa kasi ngayon mag-face to face dahil nga sa kwan natin, sa COVID. Kaya hindi pa kami gaano nakaka-interact yung mga grower din. So itong hinarvest natin ito, may pagdadalang ganito? Meron na po. Na-order na to lahat? Yes, sir. Sold out na to? Yes, yung iba sold out na. Ikikilo na lang, then hugasan yung iba na may mga dumi. Then papadala na through LBC. LBC mo siya. And kung sa Manila, around Metro Manila naman, lalamog. Kukunin na lang sila sa bahay. Hindi ka na lalabas. Ganun lang. Ayan. So at least yun, kung kayo'y magtatanim,
hindi lang ho kayo magtatanim kasi narinig nyo may market. Oh, may market. Narinig nyo may demand. Narinig nyo mataas ang presyo. Dapat kayo po mismo ang makahanap nun. Yung sinasabi nilang mataas na presyo ay totoong mataas pag ikaw ay nagbenta. Yeah. Yung sinasabi nilang may demand, totoong may bibili. So, dapat ganun po yung mangyari bago nyo ho pasukin yung negosyo na yun. Otherwise, kung lagi lang kayong nabalitaan, tanim ka naman, mm-hmm. tapos nandun ka lang sa isang tabi, hinihintay mong darating yung buyer, hindi mm-hmm. po darating yung buyer sa harapan ninyo. Ayan. So, ang tendency, sasabihin nyo, sabi nila, may demand. Sabi nila, mataas ang presyo, wala namang buyer. Mm-hmm. O, kasi hindi ka naghanap. Tama. Yan po yun. So, si Haji, nabalitaan niya, may demand, nag-create siya ng demand, mm-hmm. nagtanim siya. Eto ngayon, lahat ng harvest niya ngayon, sold out. Yep. I-move natin to. Ay, oh, baka, ano tayo mamaya. Makakuan na siya. Ayan, sige nga. Ayan. Okay na. Okay na, okay na. Parang sarap kainin, no? Pero matayo. Parang ano? Pre-taste. Okay, awesome. Haji, mag-closing lang tayo. Yes, sir. Ayan, dito tayo. Okay. Okay, Haji, ano ang message mo sa mga viewers natin? Oh, by the way, thank you so much for inviting us. Yes, kasi first time kong makakita ng field. Superhot. Ng superhot ng Carolina Reaper. Kung gusto magtanim nito, try nyo lang. Bili kayo ng mga seedling material or seeds. Try nyo lang sa tabi ng bahay nyo or sa lupa na pwedeng mapagtamnan. Siguro wag lang kayong susuko na alamin kung ano yung mga kailangan ng plant. Okay. At mga marami talagang pagsubok to. Hindi agad-agad na unang pabunga mo maganda. May failure pa rin na madadaan. So sila Haji, kaya sila may project 1, project 2, project 3. Kasi continuous yung learning. Yeah. At unti-unti nilang pinaperfect. Mag-research din. Mag-research. Oh, lahat naman accessible na sa YouTube, sa Facebook. Punta lang kayo sa mga dati ng mga grower nito. Magtanong-tanong kayo. Huwag kayo may hiya. Kasi nag-share din naman sila. Oo, Haji, pwede ba silang bumili sa iyo ng planting material, ng seeds? Yeah. Bili kayo sa akin sa Badgie Peppers. Sa Facebook, may kita niyo ako doon. Anong spelling? BADJIEPPERS. Facebook page. Yeah. Facebook page po 'yan. Okay. Phone number 0915-582-9071. Ayan. So, kung gusto niyo magtanim ng seeds, meron kay Haji. Pag seedlings, meron kay Haji. Kung gusto niyo mag-process, meron kay Haji. Lahat meron siya. Ayan. Thank you so much. Yes, sir. Thank you. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box.